Ginulat lang naman ni Soho ang isang C-Rank Hunter Captain nang nalamong ang isang E-Rank Awakening Corpse Collector ay may kakayahang mag-summon ng monster. At mukhang mapapalaban ng matindi ang ating bida, mga lods, dahil magkakaroon siya ng quest laban sa mga demons na may connection noon kay Brocky na siyang kailangan naman ni Soho upang mahanap ang kanyang ina. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan napasok na ng mga hunter ang field type dungeon at ginamit ng mga mage type hunter ang fire magic upang makita kung saan nakatago ang mga kalaban. Kung kaya't dito na nila nakita mga lizard monster na nasa corner lang pala at makikitang nakahanda na ang buong squad para sa matinding bakbakan. Habang ang team leader ay nasa likod lamang, binibigyan ng buff ang kanyang mga kasamahan at nakahanda na rin mag-support just in case kung may mga hindi inaasahang pangyayari. Samantala, mga lizard monster ay dahan-dahan na rin gumagapang towards Hunter. Sinabi ng team leader kay Soho at Dogyun na since dalawa lang ang collecting team, gusto niya na nasa likod lang ang mga ito at dapat bibilisan ng dalawa na mangolekta as much as possible. Kung saan napakomento itong si Dogyun na hindi siya makapaniwala na may care pala ang team leader para sa kanila. Habang si Soho ay napaisip kung bakit lizard monster ang kanyang nakita. Dahil since ang ibinigay sa kanya ng random curse box ay Vulcan Horn, nag-expect siya na makakita ng demon type of monster. Subalit, ito yung pagkakataon niya na makakita kung papaano makipaglaban ng hunter parties. Dahil marami na rin siyang natututunan sa iba't ibang klaseng hunter kung paano makikipaglaban na sa team. Nagsimula na ang matinding bakbakan at makikita mo talaga na may strategy ang strike squad dahil may archer na nakatambay sa gilid for free hit habang nakipaglaban ng fighter type hunter at tamang backup din ng mga mage type hunter. Samantalang kinuha ng ating bida ang Shadow Dungeon Key sa inventory at dahil sa daily quest na ibinibigay sa kanya ng system, maraming Goblin Commander at Goblin Centurion na nakastack na bangkay sa loob ng Shadow Dungeon. Pagkatapos, ginamit ni Soho ang key doon sa shadow na kinatatayuan niya, which is ang sarili niyang shadow, at binanggit ang salitang Arise. Na parang gumawa siya ng shadow extraction kahit nasa kabilang mundo ang mga corpse dahil sa Shadow Dungeon Key na nakakonekta between sa mundo ni Soho at sa mundo ng mga shadow. Tuluyang na-extract ni Soho ang Goblin Centurion at Goblin Commander na nasa Shadow Dungeon at naisip ng ating bida na dahil tumaas ang kanyang intelligence stats, ang bilang ng kanyang Shadow Soldier ay tumaas na hanggang sa 7. So sobrang liit lang mga lods no compare kay Jinwoo na kahit kaka-obtain lang niya ng Shadow Extraction Skills, nagawa niyang ma-extract ang napakalakas na soldier na si Igris. Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang John Mac t-shirt? Lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lords, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Tagumpay na napatay ng mga hunter ang mga lizard monster, kaya inimungkahi ng team leader sa mga kasamahan na mag-take a break muna sila, kung saan umalma ang mga hunter dahil kakabreak lang nila kanina. Paliwanag ng team leader na kahit gugustuhin man nilang mag-hunt, mayroon lamang silang dalawang member sa collection team, so hindi pa rin ito makakatulong para sa kanila. Dahil kung iisipin ang collecting team ay dapat palaging sumusunod sa kanila, subalit ito yung nagpapabagal sa kanilang trabaho. Ngunit may biglang napansin ng team leader na kanyang ikinagulat, kung saan siya ay napatanong kung ano ang mga yan. At hindi siya makapaniwala na ganun kabilis na tapos ang collection team sa pagkuha ng mga corpse monster. Samantalang ang dalawa ay relax na relax lang at sinabi ni Soho na mabagal daw yung strike team magtrabaho kaysa sa inaakala niya. Habang si Dogyun naman ay na-realize na napakadali lang talaga ng kanyang buhay kapag palagi niyang katabi si Soho.
Bumilog ang mata ng team leader at napatanong kung ito ba ay isang mga summoning monster. Nakagad namang sinangayunan ng ating bida na wikang, oo, bakit? At si Dogyu naman ay nababahala dahil baka naghahanap na naman ng away ang team leader na to. Subalit kaagad hinawakan ng team leader ang kamay ng ating bida at nakikiusap na maging exclusive collection team ng kanilang strike squad na kaagad namang sinagot ni Soho na wala siyang planong magpatuloy sa trabahong pagiging kolektor ng corpse monster. Gayunpaman, nagpupumilit pa rin ang team leader na magbabayad daw siya ng highest paid salary based on market. Ngunit biglang tinawag ang team leader ng mga kasamahan nitong Hunter dahil mayroon daw silang problema. Nakadiskubre sila ng bangkay ng isang normal na tao. Pagkatapos, ipinakita ang bangkay ng isang tao na umaapoy ang kulay asul na apoy sa katawan nito. Kaya napatunayan ng team leader na isa talaga itong normal na tao base sa suot nitong accessories na pantalon at mayroon pang sinturon. Sinabi ng team leader na hindi pa niya narinig na mayroong monster na gumagamit na apoy dito sa Soul Station. At habang nakikita ni Soho at Dugyon ang bangkay, napag-usapan nila ang alaala na hindi nila malilimutan na ang bangkay na ito ay katulad talaga sa isang mistborn monster. Kaya nang narinig ng team leader ang pinag-uusapan ni Soho at Dugyon, kaagad niyang kinumpirma na ang mistborn monster na pinag-uusapan ba ng dalawa ay ang new type monster na nasusunog with the blue flames. Nasagot naman ni Dugyon, hindi daw siya sigurado subalit mayroon kasing mistborn incident na nangyari sa kanilang university. Biglang tinawag ang team leader dahil mayroon pa silang nakitang dalawang bangkay. Kaya dito, tinanong nila ang kanilang captain kung magpapatuloy pa rin ba sila sa paghahunt. Napadoko ang team leader at napaisip na isa talaga itong kakaibang phenomena. Subalit base sa nakikita niya sa suot ng mga bangkay, isa talaga itong normal na tao at hindi mga hunter. Naisip niya na ang kanilang grupo ay mayroong C-Rank Awaken na may kakayahang i-handle ang kahit anong sitwasyon na hindi magkakaroon ng problema. Kaya sinabi ng team leader na magpapatuloy sila. Nasagot naman ng mga kasamahan niyang Hunter na yan talaga ang hinihintay nilang sagot ng kanilang captain. Na makikitang hindi makapaniwala si Soho sa kanyang narinig na sa kabila ng ganitong sitwasyon, magpapatuloy pa rin ang mga Hunter na ito. Handa na ang mga Hunter upang ipagpatuloy ang paghahunt. Kaya hindi talaga napigilan ni Soho na balaan ang mga ito na ang Mistborn Monster ay napakamapanganib kaysa sa inaakala nila. Nasagot naman ang team leader na siya daw ang captain ng squad na to. Kaya siya ang magdi-decide kung ano ang dapat gawin at ang collection team ay tagakuha lang ng corpse sa likod nila. Napabuntong hininga si Dugyon at napatanong kung muli na naman ba sila makakakita ng Mistborn Monster. Kaya sinabi ni Soho na di ba mayroon kang running skills? Sagot ni Dugyon, bakit naman ito natanong ni Soho? At dito'y sinabi ng ating bida na kung may kakaibang mangyayari, dapat tumakbo ka agad dito palabas ng dungeon. Dahil kung tutuusin, hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila na panganib na makikitang nagpatuloy mga hunter na pasukin ng field type dungeon. Pagkatapos lumipat ang eksena sa lumiliyab na kulay asul na apoy kung saan ipinapakita dito ang mga tao na sinusunog habang nakalambitin at ang tatlong monster ay nanunood lamang. Sinabi ng isa sa mga monster na ang apoy ay hindi gaano malakas. Kaya tinanong niya ang kanyang kasamahan kung paanong nagkaroon sila ng problema sa firewood supply. Sagot ng isa na sinabihan na sila na mayroon silang problema sa supply, so ibig sabihin ang supply ay hindi na ipapadala sa kanila ng maayos at naisip na mukhang kailangan niyang tanungin ang tao na yon kung paano sila makakakuha ng bagong supply. At parang may nag-gets ako dito mga lords. Sa tingin ko ang wood supply na sinasabi nila ay ang mga tao mismo na sinusunog nila at ang kanilang supplier ay ang Hyena Guild na pinamumunuan ni Brocky at ang tao na pinag-uusapan nila na dapat mag-isip upang makakakuha sila ng bagong supply ay si Lee Min Song. Sa tingin ko lang naman mga lords. Sinabi ng isa pang monster na dapat ma-replenish nila ito kagad. Kaya napakomento ang isa na hindi siya makapaniwalang nagkaroon ng problema ang Hyena Guild sa pag-supply ng firewood. Dahil at this rate, ang output ng Stardust production nila ay magiging mababa kaysa sa ibang factories. At maya-maya, may bigla silang naramdamang paparating at naisip na mukhang mayroong mga hunter na papunta sa kanila. At since kulang ang kanilang firewood supply, isa itong tamang pagkakataon. Kaya nakapag-decide ang pinakamaliit na monster na siya na lamang ang pupunta at ang dalawa ay maghanda ng offering to summon comrades. At sinabihan siya ng isa na dapat hulihin niya ito ng buhay. Nasagot naman niyang, syempre, habang hinahanda ang napakalaking espada. Maybe ito yung dahilan kung bakit ibinenta ni Lee Min Song ang dungeon na to sa mga hunter upang makapag-supply siya ng tao sa tatlong monster para mapabilis ang production ng Stardust.
Pagkatapos, bumalik ang eksena sa mga hunter kung saan muli na naman nilang na-encounter ang mga lizard monster, kaya masaya ang mga ito dahil mukhang kikita sila ng malaki sa araw na to. Kaya hindi talaga sila nagsisisi sa good decision ng kanilang captain na magpatuloy sa paghunt. Biglang napakomento ang team leader na mayroon din silang nakakahangang collection team. At habang may kinukuha sa bulsa, sinabi niya na tinatago talaga niya ito sa tamang moment. At since naka-encounter sila ng strange phenomena, mukhang ito talaga ang pagkakataon para gamitin ito. At dito ipinakita ng captain ng Stardust na hawak niya. Napawaw ang mga hunter nang nakita ang Stardust dahil isa daw itong mana amplification stimulant na ibinibenta sa market ng Hunter World recently. At maihahalin tulad talaga ito sa isang hot cake na sobrang bilis maubos. At napakomento naman ng isa na narinig din daw niya na napakahirap nitong makuha at hindi siya makapaniwala na nasa kamay ito ng kanyang captain. Sinabi ng captain na ang paggamit nito ay tatagal lang ng 1 week. Subalit ipagpalagay nila na ang hunter na gagamit ay tataas ang rank from lower rank awakened by 1. At sinabi na kapag kakainin niya ito, paniguradong tataas ang kanyang mana. Subalit ang hindi niya alam ay mayroon ng kalabang paparating towards sa kanya. Biglang umapaw ang presensya ng monster na kaagad naman itong naramdaman ng team leader, subalit parang huli na ang lahat dahil nasa likod niya na ang kalaban. Napa-oops ang monster at iniba niya ang posisyon ng kanyang espada dahil kailangan niyang madala ang mga ito ng buhay, kung saan ginawa niyang pamalo ang espada bago niya hinampas ang strike team captain. Nabasag ang Stardust ng team leader at napasigaw ang isang hunter sa sobrang pag-aalala para sa kanyang captain. Kaya sinabi ng monster na hindi pa yan patay. Ngunit mas lalong nagulat ang mga hunter nang nalamang nakakapagsalita ang monster na kaharap nila ngayon. Biglang umatake ang monster at sinabi na kahit anong mangyari, magiging stay alert kapag kaharap mo ang isang kalaban na makikitang binigyan niya ito ng simpleng atake sa panga. Pagkatapos, binilang ng monster kung ilan lahat ang hunter na makakalaban niya at umabot nga ito sa 10, kaya na-realize niya na mahihirapan siya dito, kung kaya't kinuha niya ang sariling Stardust upang lumakas, kung saan nagulat ng mga hunter dahil hindi sila makapaniwalang pati pala ang monster ay pwedeng kumain ng Stardust. Nasagot naman ng monster, bingo, may tama ka. At direkta niya itong inilagay sa kanyang lalamunan upang lunukin ng buo. Nakapag-decide ang mga hunter na dapat nila itong patayin kaagad bago magkakaroon ng effect ang Stardust. Kaya nagmadali silang umatake para tapusin kaagad ang kalaban. Hinanda ng monster ang kanyang espada at mabilis niyang inatake sa katawan ng hunter at dalawa kaagad ang kanyang napatumba. Kaya nagulat ang mage hunter sa kanyang nakita at nagbadali siyang umatake gamit ang flame magic. Subalit hindi niya napansin ang quick attack na direktang tumama sa kanyang ulo at dahil dito nawalan ng kakayahang makakita ang mga hunter sa paligid since napatumba ang gumagamit ng flame magic. At maya-maya, dito na napasigaw ang mga hunter ng tulong dahil sa napakaraming slashers na pinakawalan ng monster na hindi nila nakikita kung saan ito nanggagaling sa sobrang dilim. Natapos kaagad ang laban at unang kinuha ng monster ang team leader at saka sinabing firewood obtained. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan biglang nakatanggap si Soho ng quest na sinasabi ng system na kailangan niyang iligtas sa mga survivors. Na ayon pa nitong mayroong mga taong nasa malapit lang sa kanya na na-capture ng demon. At ang current survivor ay nasa 7. Kaya napalingon ang ating bida nang naramdaman ng presensya ng demon. At dito lang nagtatapos ang ating kwento, mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!